afternoon, mga kachapitero. Dito na naman tayo para silipin yung iginalaw ng currency ng USD-JPY last week. No? So, andito tayo sa charts ng USD-JPY. Makikita natin no, yung kanyang price action ay nananatiling nasa loob ng triangle pattern. Last week, hindi tayo nakakita ng magandang clear breakout, no? Kahit na inaabangan natin na magkakaroon siya ng isang clear breakout dito sa triangle. Pero hindi niya nagawa. Nabigo siyang makapag-breakout dito sa triangle pattern. At natapos yung linggo na nagkaroon siya ng kandila na bearish, no? Kung titingnan mo, bearish siya. Bearish yung kandila niya. Nagpo-form siya ng shooting star doon mismo sa triangle pattern. No? Hindi niya nagawang makapag-close doon sa ibabaw. So, kung nagkakaroon tayo ng bearish breakout, bearish bias dyan. So, kailangan lang nating may-confirm. So, pupunta tayo sa daily niya, sa daily charts niya, no? So makikita natin na nagkaroon siya ng maraming multiple rejection, no? Pinapakita ng mga kandila na to na multiple rejection siya. Maraming beses na tinangka niyang kumawala dun sa ibabaw ng resistance pero hindi niya nagawa. So titingnan natin kung magkakaroon siya ng breakout ngayong darating na linggo. So kung ite-trade natin yung bias natin na bearish, no, kailangan lang natin hintayin na magkaroon siya ng clear breakout dito sa trend line na to. So kung magka-counter trend tayo, hihintayin lang natin na mag-breakout yung price dito sa trend line. At isa pa, no, yung kanyang trend is talagang sa, kung titingnan natin sa weekly, no, downtrend talaga siya. So nandito, umabot na siya dito sa kanyang resistance, so yung inaabangan nating resistance dito sa triangle pattern. So may posibilidad na natatapos na yung kanyang retracement, no, yung kanyang consolidation dito sa triangle, no? At nagkakaroon na naman ng signal na maaari siyang bumaba dahil sa huling kandila na nagawa niya nitong linggo na to. Nagpapakita siya ng shooting star. So, hihintayin na lang natin na magkaroon ng confirmation niya. Yung shooting star na yan. Pero hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na magkaroon siya ng breakout, no, dito sa triangle. Anything is possible naman. So, babantayan pa rin natin itong breakout na to sa ibabaw ng triangle. Then itong shooting star na kandila na to, babantayan din natin. Kung magkakaroon siya ng confirmation dito, no, yung shooting star na yan, kung magkakaroon siya ng confirmation dyan, kung magtutuloy-tuloy yung bearish bias na yan, ganyan yung magiging forma niyan. So, hindi pa rin natatapos yung consolidation ng USD-JPY sa triangle pattern. Kasi itong shooting star na to nagpapakita na may posibilidad na maaari na naman siyang bumalik sa ibaba, no, sa support ng triangle dito. May posibilidad na bumaba na naman siya rito dahil nagpapakita siya ng bearish candle dito sa ilalim ng resistance. Pero hindi pa rin nawawala yung posibilidad na magkaroon ng breakout, no? Pero ayon sa sinasabi ng candle, pinapakita ng candle,
humihina yung kanyang momentum dahil very scandal yung kandila nung magsarado yung trading week, no? So dalawang scenario din yung inaabangan natin diyan. So dito sa bullish price action, hinihintay natin na magkaroon siya ng clear breakout dito sa ibabaw ng triangle. And kung hindi naman siya magtutuloy, kung hindi naman magtutuloy yung bullish action niya, binabantayan natin na magkaroon siya ng breakout din dito sa short term trend ng daily, no? Para sa daily, short term trend yan, eh. So kung magkakaroon siya ng breakout dito, magkakaroon siya ng breakout dito sa daily charts, ibig sabihin magkakaroon ng confirmation yung shooting star na nakita natin dun sa weekly charts. So ganito ang mangyayari dyan. Kailangan magkaroon siya ng lower low, then retest sa trend line, then continuation. So yun yung nakikita natin dyan sa USDJPY. So sa kasalukuyan, nandito siya, no? Ang maraming beses niyang tinangkang basagin pero hindi niya nagawa. Kahit na sa daily, nagpapakita siya ng indecision, no? Yung mga kanyang mga candle, at multiple rejection din yung inabot niya dito sa resistance, no? So meron tayong bias na bearish. Bearish yung bias natin. Yun nga lang, hindi pa siya confirm. So hintayin natin siya ma-confirm dito sa breakout na itong trendline na to at netong 50 days exponential moving average. Then pagkaroon, nagkaroon ng lower low, hintayin natin yung retest sa trendline, no? Then continuation. So magkakaroon ng patuloy pa rin ang consolidation niya sa loob ng triangle kung titingnan natin sa weekly. Nasa low pa rin siya ng triangle yung USDJPY. So, ayan, yun yung triangle. Hindi pa rin siya nakakawala dyan. So, yun yung ating babantayan itong papasok na linggo. So, yun lang mga kachupitero. Hindi ako masyadong makapagawa ng maraming analysis ngayon. Itong USDJPY lang nagawa ko kasi kulang sa oras. May pasok pa ako. So, siningit ko lang to. So, hanggang dito na lang muna mga kachupitero. Sinilip ko lang tong USDJPY dahil nakabantay ako rito, eh. So, yun lang ang may share ko sa inyo sa linggong to. So, kita-kits na lang tayo sa trading days bukas, as a Lunes. So, thank you for watching, mga kachupitero.